And sa video na to, ipagpapatuloy natin yung part 6 na, okay guys? Part 6 na guys ng ating driving test in Japan 2022. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. Pero bago yan, yung mga hindi pa nakapanood ng mga previous videos nitong driving test natin for Karimen and Honmen, i-check nyo sa description box ng video na to or sa playlist, makikita ninyo yung mga previous parts ng mock-up exam na to. Kaya simulan na natin. Problem number 56. Okay, problem number 56. On roads with vehicle traffic zones, it is a good idea to always move to an open zone to ensure smooth traffic flow and prevent danger. Unang question pa lang sa video na to, parang ang hirap ng sagutan. Medyo kailangan ko ng review. So sabi dito, vehicle traffic zones. So para mas smooth daw ang traffic flow and para ma-prevent ang danger ay kailangan maganda daw na mag-move ka sa open zone. Ano sa tingin nyo guys? True or false? So sa mga bago pa lang sa video na to, first time nyo napanood tong driving exam mock-up natin na video, ang video natin about driving exam ay sasagutan nyo lang kung true or false. So ganun din naman kapag sa totoong examination, diba? So balik tayo dito. On roads with vehicle traffic zones, it is a good idea to always move to an open zone to ensure smooth traffic flow and prevent danger. Anong sagot dito? Hindi ko mag-get. Kayo guys, sagutan ninyo, true or false? Sige, manghuhula ako. Kasi nasa traffic zone ka nga, di ba? So, may possibility ba na makaiwas ka doon sa, kung nandun ka na sa moment na yon? So, always move to an open zone to ensure smooth. I think this is false. Try natin sagutan. Tingin ko false ha. So, I hope tama ang sagot ninyo. Let's see the answer. Okay, so ito yung dating question, problem number 55. So scroll down ko lang para makita na natin yung problem number 56. Ito na sa baba. On roads with vehicle lanes, it is always easier to move to the open vehicle lanes for smooth traffic and prevention of danger. Sagot ko false, tingnan natin. False! False ang sagot guys, ayan o, false. Kasi parang ang weird lang, 'di ba? Parang ang weird lang na magta-transition ka from traffic zone to an open zone para lang maka-avoid ka sa traffic flow, 'di ba? Parang mas delikado yung ganun. For me ah, hindi to base sa libro pero base lang to sa situation sa nabubuo sa utak ko, kaya false ang sagot. So let's move to the next question. Okay, problem number 57. A vehicle that cannot travel at a speed of 50 kilometers per hour or more because it is towing another vehicle is not allowed to travel on an expressway due to the characteristics of the vehicle. Okay, I think nasa libro to guys, pero nakalimutan ko ang sagot. Pero obviously, kung hindi kayang tumakbo nung vehicle na yon dahil may tinotow siyang car, sabi niya dyan, hindi niya kayang tumakbo at a speed of 50 kilometers per hour, eh hindi siya allowed mag-travel sa expressway dahil nga dun sa hina ng engine. So I think this is true. Ayan, this is true. Pag ganun ang sagot kasi hindi ako sure. Pero sana tama ang sagot ninyo. So let's see kung tama ba ako. True ang sagot. Kung tama ba, tingnan natin. Okay, so scroll down ko konti. Ayan, problem 57. Vehicles that cannot drive at speeds of 50 kilometers per hour or more because they are towing other vehicles cannot travel on the National Expressway due to the characteristic of the vehicle. True nga ba? Tingnan natin. True. Ayan, true. The answer is true. The answer is true. Okay? Tama ko. True. Okay, let's proceed. Problem number 57. A car must not suddenly cut in front of another car or pull out in front of a car that is running parallel to it. Naku, mukhang obvious naman ang sagot dito. Siyempre, bawal naman talagang mag-cut, di ba? In front of another car. Delikado yun, guys. So, I think this is true. O, wag na nating patagalin. Let's see the answer. So, scroll down ko na, pababa. Ayan. So, ang answer ay correct, true. A car must not suddenly cut in front of another car or squeeze into a car that is translating. So, mali yung translation. Pagpasensyahan nyo na. Pero, yun nga din yung meaning nun. So, let's proceed to problem number 59. Problem number 59. Motor vehicles and motorized bicycles must not pass on sidewalks, roadside strips, or bicycle paths except when crossing to enter or exit a street. Okay, guys. So,
question nito about two-wheeled vehicle, yung mga motorsiklo daw, bawal duman sa mga sidewalks, sa roadside strips, or yung mga bicycle paths, except na lang kung sila ay magkocross to enter or exit the street. So, ayan, true or false? I think the answer here is true. So, yung mga motorcycle, motorized bicycle kasi, ang dinadaanan talaga nila is kung ano din ang dinadaanan ng mga four-wheeled vehicle. So, hindi sila bicycle, di ba? Hindi sila considered as bicycle, I think, kasi may motor sila. So, hindi sila dapat dumaan sa sidewalks kasi may mga taong naglalakad dun. Bawal din dun sa sumingit sa mga sumingit-singit dun sa roadside strips kasi delikado din yun. So, ayan, I think this is true. Let's see if the answer is true. Okay, so problem 59, scroll down ko lang. So yan, problem 59, cars and motorized bicycles must not pass on sidewalks, roadside belts, or bike paths except when crossing to get in and out of a road-facing location. So ang sagot ko dito ay true. Tingnan natin, sana tama din ang sagot ninyo. In 3, 2, 1, yan, true ang sagot. Correct answer is true. So let's proceed to the next question, problem number 60. Okay, problem number 60. The main roadway of an expressway is the travel lane, climbing lane, acceleration lane, and deceleration lane, in which the vehicle normally travels at high speed. Okay, kung basahin natin uli, intindihin natin mabuti. The main roadway of an expressway, main road daw ng expressway, is the travel lane, climbing lane, acceleration lane, and deceleration lane, in which the vehicle normally travels at high speed. So kung babasahin natin to para sa akin, I'm not sure kung tama ang sagot ko, pero kung i-analyze ko lang yung question, meron kasi nakalagay dito na deceleration lane. Ayan, deceleration lane. Tapos sabi niya dito, normally travels at high speed. Eh di ba nga, kaya nga deceleration lane is hindi naman high speed ang gagawin mo sa deceleration lane, kundi mas babagalan mo na yung takbo. So I think the answer here is false. So let's see the answer. Okay, so ito na tayo. Scroll down ko lang sa problem number 60. The main lane of a highway is a driving lane, a climbing lane, an acceleration lane, or a deceleration lane that normally travels at high speed. So, sagot dito ay false. I think false, ha? So, I hope tama ang sagot ninyo. In 3, 2, 1, false. Oh, tama. False. False nga, guys, ang sagot. Incorrect answer siya. So, let's proceed to problem number 61. Problem number 61. If you cause a traffic accident, you will be held criminally and administratively liable in addition to compensating the victim for damages. Ayan. Ang hirap nung administratively, guys. Kaya hindi ko na uulitin. So, ano sa tingin nyo ang sagot dyan? So, for me, I think the answer here is true. Kasi nga, kung nag-commit ka ng accident, ay liable ka criminally and administratively. Siyempre, kailangan makompensate mo yung damages dun sa na-victim mo. Okay, so I think the answer here is true. So let's see if the answer is true. Okay, so scroll down ko lang para mabasa natin ang problem number 61. In the event of a traffic accident, you will be liable for criminal and administrative responsibilities in addition to compensation for damages to the victim. I think this is true. So the answer is true. O, true naman talaga yan eh. So let's proceed to problem number 62. Okay, problem number 62. This sign indicates that you must stop at all times, even in situation where it seems safe to do. Ano yung sign na yan? Tignan natin. Okay, so ito yung sign. Ayan, no? Tomare. Naku, hindi ko makakalimutan to. Itong sign na to. Dahil ang halaga ng sign na ito, nung ako'y nagda-driving school pa, ay isang lapad, guys. Bumagsak ako sa practical driving exam dahil lang sa sign na ito. Hindi daw ako itong habang nagda-drive ako sa labas, hindi ko daw tinignan tong sign na to at hindi ako huminto. So, tapos agad ang laban, bagsak agad ako dun. At kailangan ko umulit mag-exam, kaya nagbayad naman ako ng halos nagpasang lapad. So, problem number 62, the location of this sign indicates that you must pause even in situations that you think are safe. Kaya hindi ko makakalimutan yan, guys. Kapag nakita ko na yan sa labas, nadaanan ko yan bago pa ako lumagpas dyan, make sure na nag-stop talaga ako.
Tapos, magbibilang ako ng 1, 2, 3 bago ako mag... Then, syempre, tingin left side, diba? Left, right, tingin ka sa mga sideways bago ka mag-proceed. So, I think the answer here is true. Ayan. So, let's see. Kung true, scroll ko na. Yan. True ang answer, guys. Make sure, guys, na susundin nyo talaga yan dahil maraming na-aaksidente kapag hindi nyo sinunod tong sign na tumare. Okay? So, let's proceed. Problem number 63. When towing a broken down vehicle with a rope, the distance between them must be no more than 5 meters and the rope must have at least 0.3 meters square of red cloth in the center. Nako, nasa ano to ah, na parang nadaanan ko sa exam to ah, dun sa talagang official exam ng Karimen or Honmen. So kapag ka nagtotow ka daw, yan, when towing a broken down vehicle with a rope, so yung distance nung nagtotow at yung tinotow ay no more than 5 meters ang length, okay, yung distance. And then yung rope must have at least 0.3 meters square of red cloth in the center. So sa gitna nung rope, dapat merong square red cloth. Red cloth nga ba yun? Naalala mo ba ba, Jean? Red cloth. Mukhang ang sagot dito ay true. Pero I'm not sure. Nakalimutan ko na eh. Pero parang para sa akin is true. Or wrong? Mali ba ako? Red cloth dapat. Red cloth nga. Kasi kung white cloth yan, hindi yan mapapansin eh. I think red cloth. Okay, so let's see. I think this is true. Okay, so scroll down na natin yung problem. Number 63, when towing a broken down vehicle with a rope, the distance must be within 5 meters and the red cloth of 0.3 meters. So, is it true or false? For me, I think this is true. Let's see. Nako, kinakabahan ako. 3, 2, 1. False! False, guys. Sabi na nga ba, nag-doubt ako dito, yung square or more must be placed in the center of. Mali yung translation. Pero kanina sabi is red. Red daw yung cloth. Hindi yun red eh. Parang white. I think white yata yun. Kaya namali ako dito. Check nyo sa book, guys. Yung driving, master your driving skills. Nandiyan dyan yan. So, nagkamali ako. Sorry. I'm only human. Okay. Next question. Let's proceed to the next question. Problem number 64. Okay. Problem number 64. The owner of a vehicle must secure a storage place within 2 kilometers from the location of the vehicle's base of use in a place other than a road. So, kung let's say wala kang garage and may kotse ka, yung owner daw ng vehicle ay kailangan mag-secure ng storage place within 2 kilometers from the location of the vehicle's base of use in a place other than a road. Okay, so, let's see. I think the answer here is true. Within 2 kilometers, I think. Okay, so, kayo din sana tama ang sagot ninyo. So, let's see if the answer is true. Okay, tingnan natin. Problem number 64. The owner of a car must secure a storage location outside the road within 2 kilometers of the location of the vehicle's base of use. So, yung tinutukoy niya siguro itong vehicle's base of use, yung bahay mismo, nung may-ari ng owner. Yung may-ari ng car. So, let's see. 3, 2, 1. Tama nga ba ako? True nga to. 3, 2, 1. Go. Ayan. True. True ang sagot. Correct answer is true. Okay? So, let's proceed. Problem number 65. Okay, problem number 65. When driving a motorcycle in hot weather, the more exposed parts of the body, the less fatigue you will be and the safer you will be. So, ano yun guys? Ano sa tingin niyo yung sinasabi niyang more exposed parts of the body during hot weather daw. When driving a motorcycle in a hot weather, the more exposed parts of the body, the less fatigue you will be and the safer you will be. Kasi nga naman sobrang init. So, syempre, baka mainit, hot weather nga daw, and then nagmamotorsiklo ka, tapos ganito lang ang suot mo. Yan, no? Ganyan, ganyan. And then, expose mo daw yung skin mo, expose. Para daw hindi ka mapagod agad and mas safe daw yung ganon. So, I think the answer for this question is false. Kasi
mas abunay siya, mas delikado siya dahil exposed yung skin mo. Paano kung na-disgrasya ka, edi mas marami kang gasgas or mas malala pa yung magiging mangyayari sa katawan mo kung exposed yan. Diba dapat pag nag-motorcycle ka, may helmet, lahat naka-protective suit ka talaga. So, I think the answer here is false. So, let's see. Okay, so let's see if the answer here is false. Problem number 65, when driving a two-wheeled vehicle in the hot season, the one with more exposed parts of the body gets tired and leads to safe driving. So, medyo weird lang yung translation, pero this is false, I think. In 3, 2, 1. Yan, false nga guys, false. False ang sagot. So, I hope tama din ang sagot ninyo na false ang sagot. So, ayan guys, I hope nagustuhan nyo tong video na to. Kung nagustuhan nyo, please like this video and mag-comment na rin kayo. I-share nyo na rin to sa mga nag-aabang ng driving exam videos natin dito sa Gaijin World or yung mga naghahanap ng mock-up exam about Karimen and Honmen. Ayan, panoorin nyo yung mga previous videos ng driving test exam na to dahil nasa description box lang yung mga links para mas marami pa kayong masagutan, ma-practice pa kayo lalo para ready-ready kayo sa tunay na exam kapag kukuha na kayo ng Karimen and Honmen. Ayan. And huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. And i-hit nyo yung notification bell para lagi kayong updated sa aming mga susunod pang i-upload na videos. And i-check nyo rin yung mga playlist namin. Meron akong playlist dyan about driving exam. Nandun lahat. Panoorin nyo lahat yun. Sunod-sunod lahat yun. Yung mga questions na yun, most of them ay lalabas sa Karimen and Honmen. Okay? So, maraming salamat ulit sa panonood. At abangan nyo yung susunod na part nito. Okay? Dahil Honmen ito, aabot ito hanggang 100 items. Eh, sobrang haba ng video kaya pinuputol ko. Okay, so thank you so much again for watching and huwag niyong kalimutang i-check din yung mga videos na lalabas dito sa screen. Thank you so much. Bye! Bye.